I signed proclamation number 1081, placing the entire Philippines under martial law. Setyembre 21, 1982, ikasampung taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law ay ang araw rin ng pinaslang si Edgardo Hill Hobson o mas kilala sa bansag na Edjob. Ganun na siyang kasikat na bumibig siya sa campuses. Anong ginawang masama ng kapatid ko? Hindi ba tama pa nga yung ginawa niya na to put a stop to really speak out? Ano nung tinatanong sa sarili tungkol sa anong magagawa niya sa lipunan, ganun. Walang awang pinagbabaril si Edjob ng mga armadong kalakian na agad tumapos ng kanyang buhay. Makibaka! Sino si Edjob? At sino ang may kinalaman sa pagpaslang na ito sa kanya? A good communist is a dead communist. Ganun sila mag-isip. Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Ating balikan ng bawat pangyayari at tuklasin ang katotohanan sa pagpatay kay Edgardo Edjob Hobson dito sa Crime Classic. Isa ito marahil sa mga hindi malilimutang kabanata ng ating kasaysayan. I signed proclamation number 1081 placing the entire Philippines under martial law. Ang pagdeklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ng proclamation 1081 o ang martial law noong Setyembre 21, 1972. Marami ang hindi makapaniwala at natakot nang umiral ang batas militar sa bansa. Shock yung unang reaksyon. Hindi makapaniwala. Ako noon, naglalakad ako sa Cubao eh. Alam mo yung Cubao, alam naman natin kung gaano ka-busy yan. Wala kang maririnig na tao. Ang maririnig mo yung sasakyan. Nagtitinginan yung mga tao, lumalampas sa mga tingin. Literally shock. Pero sa gitna ng umiinit na tensyon noon, maraming Pilipino ang hindi na tinag manindigan at piniling lumaban sa mapangaping diktadurya. Isa sa mga naglakas loob na tumiligsa noon sa pamahalaan ay si Edgardo Hill Mirasol Hobson, o mas kilala bilang Edjob. Setyembre 1, 1948 nang isinilang si Edjob. Pangalawa siya sa 12 magkakapatid na mag-asawang may simpleng sari-sari store lang noon sa Bustillos, Maynila. Tulad ng isang tipikal na bata, lumaking malapit sa kanyang mga kapatid si Edjob. We engaged the street in a battle. Talagang battle of tirador. Talagang palitan ng mga tirador na pabilyan. Galit na galit siya sa amin dahil ang lalambot daw ng aming pagbibilot. Kaya mula noon naging expert kami sa paggawa ng tirador. Nang magbinata, tumulong daw sa kanilang maliit na negosyo si Edjob. Palagi raw itong nagbabantay sa grocery na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Siya'y nag-training sa akin sa store na parang kasi we have this estante na candy section, mga ano lang naman yan, eskaparate lang naman. So kami dalawa doon, he would train me to paano mag-serve ng customers, tapos paano yung suklian. Pero kahit daw tumutulong sa kanilang tindahan noon si Edjob, hindi raw siya nagpabaya sa kanyang pag-aaral. Sa katunayan, nagtapos ng valedictorian noon si Edjob sa Ateneo de Manila High School. Consistent scholar at consistent honor student talaga since grade 1. Meron siyang mga perfect grades talaga, may mga 100. Sa mga panahong ito rin daw nagsimulang mamulat at mangialam si Edjob sa mga nangyayari sa kanyang paligid. I think Ed was about 12 years old when he happened to ask Yaning about the condition in their province.
He had great sympathies and concern with the less fortunate. Nung high school siya, nakikita na namin na parang he would come home na may kwento, nanggaling sila sa community, nagturo ng catechism or nag-social action work. Sa Ateneo rin napiling ituloy ni Edjo ang pag-aaral ng kolehiyo. Kumuha siya ng kursong Management Engineering. Naging pangulo siya noon ng NUSP o National Union of Students of the Philippines. Unti-unting umangat ang kanyang pangalan kabilang ng mga moderato. Isang grupo na naniniwalang may pag-asa pang magbago ang nooy umiiral na gobyerno. Isang patunay sa lumalaking impluwensya noon ni Edjo ay nang pangunahan niya ang isang pagtitipo ng mga estudyanteng realista sa labas ng Kongreso kung saan nagaganap noon ang SONA ng dating Pangulong Marcos. Noong first quarter stone, patok ang pangalan niya kasi sama-sama doon, nag-set up na stage noon. Doon okay-okay pa eh, kasi wala pang ang masyadong kaguluhan. Okay-okay pa, inaalaw pa ng, wala ka pa makikita masyadong maraming military noon, mga pulis lang ang nag-aabang. O sabay, noong nagkwa na, paglabas ni Presidente Marcos, doon na yung sumiklab yung kwan. Sigawan, nagkagulo, tapos batuhan. Ang insidenteng yon ang naging hudyat ng pamosong first quarter storm. Series ng mga malalakihang rally mula ng January 26, 1970 hanggang sa mga Abril ng taon din yon, o mga isang o tatlong buwan yan na halos every week merong 50,000 strong, 200,000 strong mga rally. Maraming namatay, actually. In fact, yung unang rally, itong January 26, apat kaagad yung namatay. More than 250 ang sugatan. At ang masumunod na rally, mas lalo pa. Sa gitna ng mga kaguluhan, kinilala si Edjo bilang isa sa 10 outstanding young men ng bansa. Kasi may radical na noon siya, moderate eh. Pero dapat mag-aisa tayo sa paghahanap ng solusyon dito sa ating problema. Yun yung kanyang, Kaya, that was in the midst. Kaya he offered actually that TOYM award for all the activists. Para hindi niya inano na sila lang. Pero ito ay para talaga sa mas estudyanteng aktivista. Dahil sa estado ni Edjo bilang maimpluwensyang leader ng mga estudyante, napabilang siya sa mga pinulong ng dating Pangulong Marcos sa Malacanang. Dito nagkaroon ng palitan nang mabibigat na salita ang matapang na student leader at ang makapangyarihan diktador. Tapos he was asking Marcos, kasi at that time the very sensitive issue was running for a third term. So sabi niya, I'm not running for a third term. Challenge ng brother ko at the time, could we put it at in writing? Tapos doon na siya how dare you? How dare you tell me that you son of a grocer? And then he answers, but my father is an honest man. So medyo kumurot din siya. So medyo nagkaanuhan sila, and that was the headlines the following day. Bilib rin ako sa lakas ng loob niya. Baka pupunta siya kay Marcos tapos sasabihin mag-resign ka. Bigo si Edjo na makumbinsi ang presidente noon na huwag nang tumakbo sa ikatlong termino. Kaya mas naging aktibo ito sa kanyang mga ipinaglalabang prinsipyo. Pero kahit na seryoso sa pagiging aktivista, hindi pa rin nakuwang pabayaan ni Edjo noon ang pag-aaral. Nagtapos pa rin siyang cum laude sa Ateneo. Double major course. So talagang meron siyang kakaibang may kakaiba siyang talino. Maki baka! Ang pagtatapos pa lang iyon ni Edjo, ang hudyat, mas malaking pakikibaka na kanyang susuungin sa labas ng universidad. He was put in solitary confinement. May electrocution. May kaya ang pamilya ni na Edjo, pero mas pinili pa rin niyang sumapi sa New People's Army o NPA
paripagpatuloy ang pagtuligsa sa rehimeng Marcos. Hanggang saan nga ba dinala si Edjop ng kanyang ideolohiya? Sa gitna ng mga kilos protesta at pakikibaka, nakilala ni Edjop ang babaeng bumighani at magiging katuwang niya sa buhay. Mula nung na-introduce siya sa akin sa bahay namin, dumadaan lang siya. Tapos nung, yun nga, nung naging candidate siya sa student council sa Ateneo as president, parang tinulungan ko lang siya sa campaign. Nagpatuloy ang kanilang pag-ibigan hanggang sa labas ng universidad. Nagpasyang magpakasal sina Edjop at Joy. Pero di gaya ng mga tipikal na mag-asawa, alam ni Joy na hindi magiging lubos na tahimik ang pagsasama nila ni Edjop. Dahil sa prinsipyong pinaniniwalaan at ipinaglalaban, nagpasyang sumali si Edjop sa National Democratic Front o NDF. Ito nakitang paraan ni Edjop para mas maging malawak ang saklaw ng pagbabagong kanilang isinusulong. Dito rin nagsimulang maging mainit ang pangalan ni Edjop sa mga militar. Isa lang yung hasabihin ng gobyerno. Communist Party, National Democratic Front, NPA. Mahantingin sigurado siya. But, yun nga, sabi ko para ka nakaka-swim Yung kaya niyang matulog ng kumbento, kaya niyang umatras mula sa kumbento at pumunta doon sa isang UGLs ang tawag doon. Iba't ibang lugar na po pwedeng puntahan na he will be protected and he will feel secure. Kailangan akong mag-resign sa work. Pero hindi dahil sa akin. Kung hindi, parang umiinit na siya noon. Ano sa tingin niyo kay Edgar Robson? Sa tingin ko malaki naman ang mayambag niya. Para mag-recruit ng mga kabataan na sumali sa ating miyembro. Pero hindi raw agad tinanggap ng samahan ang bantog na student leader. Kaduda-duda yan, hindi yan mapapagkatiwalaan. Para may pagkaganan. Tapos, lalo na siya, biro mo, kilusang manggagawa pa. At tapos siya naman, hindi lang, pwede, masabi mong upper middle class. So, isipin, pwede mo yan maging leader ng ano? Siguro sasabihin lang, sige, aliado na lang yan, patulungin natin. Kasabay ng pagpasok ni Edjop sa kilusan ay ang kaliwat kanang kilos protesta laban sa rehimeng Marcos. Naging sunod-sunod din ang pag-aresto sa mga tinaguriang leader ng mga makakaliwang grupo. Isa sa mga dinampot ng mga panahong iyon ay si Edjop. Isang grupo na isang nagkahulihan sa Paranaque na nagkadamay-damay na dali sila doon, isang grupo. Tapos, nung panahon ng nasa loob na sila, hawak na sila ng military noon, kamkrami. Linalagyan ng mga posas. Pagkatapos noon, dinala kami sa Camp Krami. Linagyan ng takip sa mata ang tatay ko at binugbog. Matigas ka kasi! Dinetain sa Krami in isolation. Hiwalay-hiwalay sila ng mga kasamang na aresto doon sa bahay namin. Sa kamay ng mga otoridad, dito raw naranasan ni Edjop ang matorture at kung ano-anong pananakot para lang magbigay siya ng impormasyon tungkol sa kanilang samahan. Standard torture na ginagawa na sa mga prison, mga captives. Yung especially yung tactical period. Alam mo na yung time ng arrest mo hanggang doon sa bago ka ilagay sa regular detention center yung tactical period, talagang paspasan yun eh. Nakulong siya ng mga 10 araw. He was put in solitary confinement. Siyempre yung bubog, yung sidewar. Pinapakitaan din siya ng litrato ng pamilya niya, ganyan. Na parang threat na may mangyayaring masama, ganyan, pag hindi siya nag-cooperate. May electrocution.
Pero nagawa raw niyang makatakas sa tulong ng isang hindi inaasang kaalyado. So, kinakausap siya ng MIG, that's the Military Intelligence Group. Naitaka siya. At dinala siya sa isang UG house ng MIG. So, doon na nila hinatch up yung plans na parang magiging agent na siya, yung ganon. Habang nasa poder ng mga militar, napaniwala ni Edjo pa mga ito na makikipagtulungan siya upang mahuli ang iba pa niyang kasamahan. Ang hindi nila alam, taktika lang pala ito ni Edjo para makakuha ng tiyempo at makatakas ng tuluyan mula sa kanilang mga kamay. Nakuha na niyang confidence ng mga MIG na I'm one of you. So, they were supposed to meet the wife. Kaya lang, sabing ganon, sa somewhere in Bloomington yata yan. Iniwan siya sa isang lugar dito sa, somewhere dito sa Del Monte. I'll call yung poste namin kung nakaalis na yung wife ko. Tapos, you come back for me here kung clear yung area na meeting place. So, nung nakita niyang umalis na, tumakas na siya. Kwento ng kaibigan ni Edjop na si Isagani Serrano. Sa lalawigan ng Bataan na malagi si Edjop nang makapuslit sa mga militar. Dito naging aktibo pa rin si Edjop sa pahikipagpulong sa mga kasamahan at pagbuo ng mga kilos protesta laban sa rehimeng Marcos. Wala naman tigil yan. Magtatrabaho at magtatrabaho yan. So, nakikipag-usap siya doon sa mga in the same work na it's been used to. Ginagawa niya. Sa mga pagkakataong iyon, may ilang beses na ring muntik mapahamak ang magkaibigang Isagani at Edjop habang gumagawa ng hakbang kasama ng mga komunista. Ang huli namin pinagsamahan sa Bataan pa, in probinsya ko pa, muntik na kaming matodas doon dahil kasi napakaraming kaharap namin. May mga dalawang helicopters, Tapos ilang daan-daang mga sundalo na nasukol kami sa isang lugar sa slopes ng Mount Natib. Nang maging delikado na ang sitwasyon para kay Edjop sa Bataan, nagpa siya ang kanilang samahan na ipadala siya sa Davao at doon mag-organisa para sa kanilang kilusan. Lalo siya naging excited kasi siguro for the first time mas nakita niya yung kilusan sa white area, yung puting puro. At saka yung armadong pakikibaka sa kanayunan. Pero lingid sa kalaman ni Edjop at ng kanya mga kasamahan, hindi pala magtatagal doon ang pamalagi ng matapang na leader. Ayon sa salaysay ni Nina Orlando Tizon at Beatrice De Vera, mga kasamahan sa grupo ni Edjop, gabi ng Setyembre 20, 1982, kasama nila si Edjop sa isang bahay sa kanilang tinutuluyan nang biglang magsagawa ng raid ang mga militar. Ayon sa salaysay ni Beatrice, nagawa pa raw makatakbo ni Edjop sa likod ng bahay kasama ng iba pa nilang kasamahan. Base naman sa salaysay ni Orlando, may ilang putok siyang narinig habang nasa loob sila ng bahay na ni-raid ng mga militar. May narinig naman si Beatrice na naaresto umano si Edjop at may tama ito ng bala. Inatasan pa umano ng isang opisyal na militar ang kanyang mga tauhan na dalhin si Edjop sa ospital dahil sa natamong tama ng bala. Kaya ikinagulat umano ni Beatrice at Orlando na mabalita ang napatay di umano si Edjop sa isinagawang raid. Hindi rin malinaw kung mismong gabi ng Setyembre 20, 1982, pinatay si Edjop o madaling araw na ng Setyembre 21. Samantala, wala raw ideya ng mga panahong iyon ang asawa ni Edjop na napahamak na ang kabiyak. So nung nalaman ko na may na-raid, tapos may na-barrel doon sa skyline, so yung pamangkin ko, yung husband niya actually, siya yung punta sa mga morgue sa Davao. Tapos siguro mga katlo ay kaapat na morgue nga na napuntahan nila. Nandun yung katawan ni Edjop.
Ayon sa medical legal, siyam na tama ng bala ang tumama kay Edjop na naging sanhiraw ng kanyang pagkamatay. Dahil isa sa mga bantog na leader ng Communist Party, mabilis kumalat ng balita ng pagkakapaslang kay Edjop. Sayang naman na parang mabuting tao siya. Bakit naman pinatay? Ganun. Masakit eh. Kasi isipin mo, naisip ko agad. Ang tagal-tagal nating magkasama na ilang beses tayo nagkaroon ng close calls, pagkatapos ngayon, nandito ko sa krami, hindi tama lang. Pero siyempre, nawala eh, isang kaibigan. Lahat close range dun sa medical legal. So the theory was that he was taken alive and then he was really killed by the military. Najash ng patay yun. Sa kanila naman noon, syempre parang malaking karangalan yun at promotion sa kanila pag nakakahuli sila ng ano. Parang reality yun nung pinili naming buhay eh. Alam mo na anytime dadating yun. Kaya lang syempre, hindi mo naman, hindi ganun kadaling tanggapin, di ba? Sino ang utak ng pagpaslang kay Edjo? Ano ang kinalaman ng kanyang mga paniniwala at ipinaglalaban para mauwi sa madugong pagkatapos ng kanyang buhay? Magandang hapon. Ako si Martin Andanar. Muli niyo kaming samahan bukas sa pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan sa pagpatay kay Edgardo Edjop Hopson dito sa Crime Classic.